sangalan Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtupad sa kanya, sa paghihimok dito sa lupang ibabaw, kami nawa ay paghindapatin, maputungan, kasama niya sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, bibilang tayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito, 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10th araw ng 7th buwan, araw ng pagtubos, hihipan ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50th taon. Ipahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga ng tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y
babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain. Pinagpala kami ng puon, Diyos namin. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng mga bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya ay si Juan Bautista na muling nabuhay. Kaya siya nakagagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos, at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias
na asawa ng kapatid niya na si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng inyong kapatid. Ibig ni Herodes ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyakan si Herodes, kaya't isinumpa niya na ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangako, narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya pinabukutan niya si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman nito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan. Ginuka ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang tanong po, bakit pinapugutan ng ulo ni Juan Bautista? Ni Herodes. Ang dahilan po kasi si Juan Bautista, ang ugali niya, kung nakikita niya ang isang taong nagkakamali, winawasto niya kaagad. At hindi siya tumitigil sa pagwawasto ng isang mali hanggat ang maling ito ay talagang naiwawasto ng husto. Kahit na siya ay papatayin, ipinaglalaban niya
ang anumang wasto. Kaya si Juan Bautista, pinatay ni Juan ni Herodes sapagkat si Juan Bautista ipinaglalaban niya ang tama. Ano ang ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoon sa ating buhay araw-araw dito sa lupa? Lagi natin ipaglaban ang tama. Kung nakikita natin ang isang tao hindi gumagawa ng tama, wastugin natin siya kaagad at huwag tayong tumigil sa pagwawastu hanggat ang taong nagkamali, iniwasto niya ang kanyang ginagawang mali. Lagi natin ipaglaban ang tama. Yan ang dakilan kung bakit si Juan Bautista pinatay ni Herodes. Laging ipinaglalaban niya ang tama. Kahit siya ay papatayin sa pagtatanggol ng tama, ipinaglaban pa rin niya ang tama. Dapat ang ating buhay sa lupa magiging katulad na katulad ni Juan Bautista. Ipaglaban natin lagi-lagi ang tama para sa Panginoon. Minamahal kong mga kapatid, natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa anak kasabay ng ating mga pananalangin. Ang ating tugon, makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamagitan. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamagitan. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahahalagahan sa buhay, upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamagitan. Ang mga nangdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamagitan. At inawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang nalabanan ang patago at pailalim na impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamagitan. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamagitan. Makapangyarihang Diyos at Ama, habang itinataas namin sa iyo
ang aming mga panalangin. Nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubukay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inikaakin. Ngayon na si San Ignacio de Loyola ay ginugurita namin sa itinatagmong pagdiriwang na siyang batis ng Tanang Kabanalan, mangyari nawang kami ay maging banal sa katotohanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon na si San Ignacio de
Loyola ay pinararangalan sa pamumukay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa pananungkulan. Kaya si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatunay magpa hanggang ngayon sa mga panalangin na kanilang iniuukol. Kaisa ng sambayanan mo na dito ay nagtitipon. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Arsobispo, ang kanyang katuwang na obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong bukay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang dugo
Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, ang pag-aakin namin sa pagpupuri at pasasalamat ngayon na ginugunita si San Ignacio de Loyola ay kumantong nawa sa ikadarakila kailan pa man ng iyong kamahalan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayong lakat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa gisang ng araw.